everyone, it's me again, Len Paro, ang inyong tagapaglingkod. So, syempre guys, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe my YouTube channel and hit the notification bell para updated kayo sa aking mga latest video. So, today guys, isi-share ko sa inyo ang mga kamalian na lagi nating nagagawa na kung saan sulo ka man ng mundo na nagagawa mo sa YouTube channel mo na hindi dapat natin nagagawa. Ang una guys, ang magulong YouTube channel na parang ako lang. Ayan! So, iwasan natin guys ang magulong YouTube channel natin. Paano ba natin nasasabing magulong YouTube channel? Ang una guys, ang paggawa ng pangalan mo or YouTube name diyan sa channel mo. Yung iwasan natin guys, ang napakahaba na YouTube channel natin. So, katulad guys ng YouTube channel ko, dati Evelyn Saunoy. So, nahihirapan sila guys kasi minsan ang basa nila sa Saunoy is Suanoy. Ayan. So, pinalitan ko at pinaiksi ko, ginawa ko na lang ng Len Paro para mas madali na matandaan at ma-memorize ng mga YouTuber na kapwa natin guys is ma-memorize yung ating YouTube channel para madali din ma-search. Ayan. So, yung noon guys is ang pangalan ng aking YouTube channel, Evelyn Saunoy. Lagi akong pumapasok sa mga LS, ang Saunoy talaga ang hindi nababasa. So, ginawa ko guys, pinalitan ko ang aking YouTube channel, Len Paro. Ayan, so napakadali na. And then, syempre guys, ganun lang ang gawin ninyo. Dapat maiiksi lang at walang kaparehas ng mga YouTube name or YouTube channel yung channel ninyo guys para maging searchable at madaling mahanap at hindi ma-disappoint yung mga nag-search sa iyong pangalan. At syempre guys, iwasan din natin sa paglalagay ng ating YouTube channel ang may mga hashtag or toldo question mark or ano pang mga dinadagdag or yung mga mahirap basahin kasi guys, kapag mahirap basahin yan guys, yung mga nagsesearch ng ating YouTube channel ay binabaliwala na yan kasi nahihirapan silang basahin, nahihirapan silang i-type or hanapin yung mga YouTube channel natin. So, tip number one guys, dapat guys, ayusin natin ang YouTube channel natin at yung maiksi lang na walang kaparehas para maging madali ang pag-search sa ating mga YouTube channel. So, para maging maganda ang ating pagkakikilanlan ng bawat isa sa ating pag-search ng ating pangalan sa ating mga YouTube channel. And, syempre guys, ang iyong mga privacy. So, ingatan nyo guys, tip number 2, yung ingatan natin guys ang privacy natin na makikita habang tayo nagla-live or nagbi-video sa ating mga pag-a-upload, yung makikita yung ID mo or ano pa man ng mga privacy ano mo dyan gamit na nakikita sa pag-vlog mo, sa pag-video mo or pag-gigawa mo ng video na i-upload mo sa YouTube channel mo. Kasi guys, kapag yung privacy mo is laging nakikita kung ano may mga pinakikita mo, birth certificate or whatever na inaano mo dyan sa pag-vlog mo guys, ipinapakita mo talaga totally, ay pwede kayo guys ma-scam or maloko ng mga ibang tao na masasamang loob, lalo na mga scammer. So, ingatan natin yung guys, yung mga personalita, privacy natin na ipinapakita sa pagbablog at pagpo-post ayan sila kahit sa community kung saan man ang social media. So, iwasan natin yung guys. And then, syempre guys, ang number 3, gusto agad na mamahaling na equipment na gamit sa pagbablog kahit hindi pa siya monetized. So, yun guys, ay kung may pera ka naman, so okay lang yun. Pero kung wala ka pa naman pera, tsagaan mo lang muna ang cellphone. Ayan, magbili ka lang muna ng isang cellphone, tsagaan mo. And then kapag once na okay na yung channel mo, kumikita ka na, saka ka na lang magbili ng equipment. So, wag nating madaliin na ma-monetize ang ating YouTube channel para magkaroon ng magandang equipment. At hindi, syempre guys, wag kang gagastos ng malaki sa YouTube channel mo kung hindi ka pa monetize kasi hindi ganun kalaki. Kung hindi tayo sikat, ay hindi ganun kalaki guys ang ating kinikita. So, yun guys, iwasan muna natin yung mga equipment na binibili nating mamahalin, pero nasa sa inyo yan kung may pera naman kamo, bakit hindi, di ba? So, pero kung wala pa naman tayong pera at gipit pa rin tayo guys, tiyagaan muna natin yung pag-upload natin sa YouTube channel. Mag-isip tayo ng magandang content kaysa dyan sa magagandang equipment na bibilhin natin bago tayo ma-monetize. So, kahit sa sipag at tiyaga lang yan guys, mamumonetize ka, maghintay-hintay ka lang at darating din yan. Huwag mo lang madaliin. Ayan. And then, syempre sa pang-apat guys, itakot magpakita dyan sa video. Ayan! Ayan,
guys, dapat yun guys para, di ba, atat kang ma-monetize, atat kang magkaroon ng marami subscriber, pero bakit natatakot kang magpakita dyan sa YouTube video mo? O di ba, upload ka ng upload, nag-upload ka ng upload, live ka ng live, pero hindi ka naman nagpapakita sa iyong YouTube, sa iyong mga live at sa iyong mga video, mga ina-upload, hindi ka nagpapakita. Bakit kang matatakot kung gusto mo mag-isang vlogger? Di ba? So yun, dapat guys, kapag kayo ay nag-upload, nag-live, kailangan din magpakita kayo, wag lang naman yung puro silent kasi walang tao na mag-i-stay dyan sa inyo ng ganun katagal kasi aantokin ka talaga. Ay, nako! So dapat guys, magpapakita kayo kahit sa pag-upload ng mga video ninyo. Dapat guys, maging practice kayo, mag-practice kayo kaysa doon. Balikan natin yung number 3, gusto agad na magkaroon ng equipment. Mas isipin nyo guys, o wag munang isipin nyo maraming equipment, ang isipin nyo muna kung paano kayo humarap sa camera. Practicein nyo yung sarili nyo sa pagharap ng camera para maging sakto at swa ang inyong mga video na ina-upload at maging aware sila guys sa ganda at pag-introduce mo sa sarili mo dyan sa YouTube channel mo. So, ganun yun guys, kaya ganun dapat ang gagawin natin. And then, syempre guys, huwag kayong matatakot na magpakita dyan sa video ninyo, sa mga live ninyo. Kasi kapag laging silent, everyday kayo nagla-live kung ilang oras tapos hindi mala kayo nagpapakita, nakatago kayo or nag-ano lang kayo, wala. Ang mga manunood sa inyo guys, tulog. Ang manunood sa inyo is nga. So walang mananatili na makapag habang buhay na mag-i-stay dyan sa YouTube channel ninyo na naka-live na silent lang. So pero hindi ko kayo inaano dyan guys, ini-encourage ko pa rin kayo kahit mag-silent live kayo, okay lang, pero kung yun ang dapat niyo, pero mag-live, mag-video pa rin kayo guys, kasi once na money kayo, yun ang magiging paraan at yun ang magiging way para maging maganda ang ating YouTube channel. So yun guys, and then syempre yun sa panglima natin, bago pa lang hindi madalas ang pagbibideo mo, hindi madalas ang pag-upload mo or pagla-live mo. So bakit ka manghihinayo o bakit ka magmamadali na ma-monetize ang channel mo? And then syempre bago ka guys gusto mo na din magkaroon ng maraming subscriber. So di ba, bakit ka maghahangad ng maraming subscriber kung hindi ka nag-upload? Bakit maghahangad ka ng maraming subscriber kung hindi ka nagpapakita sa video mo? O siyempre, sino ba ang magsusubscribe sa'yo kung lagi na lang wala ka sa lives mo, wala ka sa mga upload mo, or wala kang ina-upload dyan sa channel mo? So yung iba guys na baguhan pa lang na pumapasok sa ating guys na mga YouTube channel or sa ating channel is ang hinahanap talaga nila yung personality or yung pagkatao o yung mukha mo kung paano mo dalhin yung channel mo or paano mo introduce sa sarili mo, paano ka makipag-usap dyan sa mga ka-YouTuber mo. So yun yung guys, dapat ipakita natin yung ating kung sino tayo, kung ano tayo, kung ano ang pagkatao natin para ma-subscribe tayo guys ng mga baguhan, kahit na mga yung mga malalaking channel guys, sa totoo lang may nagsusubscribe dyan guys ng kahit 50 subscriber na may nagsusubscribe sa akin, may mga nagsusubscribe kaya malalaki na yung channel guys, may nagsusubscribe sa akin. So kailangan guys ipakita ninyo ang personalidad ninyo guys, yung magpapakita kayo sa inyong YouTube channel. And then, syempre ang ating wag maliitin ang sarili. Ayun guys, ito yung pinaka the best, yung pang-anim natin. Huwag nating maliitin ang ating sarili. Yung iba kasi guys, ayaw magpakita sa pagbibidyo, ayaw magpakita sa paglalive, kasi nahihiya. Kasi minamaliit yung sarili niya. Kung gusto mo guys, maging vlogger, kailangan mo magpakita. Huwag mo maliitin yung sarili mo. Kung kaya nila, kung kaya namin, kaya mo, mas higitan mo pa. Ayun guys, hihigitan mo lalo kami. So, ang isipin mo lang, padahan-dahan guys. Kung bibigay ko sa inyo guys, si Rene Osi, ayan, si bro Rene Osi guys, noon, mas nauna kaming na-monetize sa kanya, pero nasaan siya ngayon? More than 50
11 subscriber na siya agad. So napaka ano guys, so noon nahihiya siya mag-live, nahihiya siya mag-ano, may mga bata pa siyang kasama sa pag-upload niya, pero hindi siya tumigil. Pero ngayon nasaan na? So doon yung guys, gawin niyo na lang na salamin si Bro Rini Uzi. Ayan. So yun guys, dapat talaga huwag tayong mahiya kahit ano pa man ang iyong ano sa sarili. Huwag mong ikahiya ko dahil ikaw na yan. Hindi natin mababago ang sarili natin dahil tayo na to. Basta maging maganda lang ang patakbo or ang pag-approach mo sa mga tao at mahalin mo lang ang lahat ng, na pumupunta sa tahanan mo. So, dun ka magsisimula at maaano mo yun guys, masasabi mo din pag balang araw na ganito pala sa social media, ganito pala maging vlogger, ganito pala ang sa YouTube na kailangan mo sa simula nahihiya ka pero pag nang huli, wala na. So, yun guys. So, pero nandun pa rin yung love at pag-ingat at sa pagsasalita at sa pag-aano na huwag tayong mambuli. Ayun guys, dapat panatilihin pa rin natin yung love dito sa ating pag sa ating puso. Ayan. And then, syempre guys, ang pang-pito, ayan, imbes na equipment ang isipin mo, imbes na ang kahiyaan ang maisipin mo, guys, magpunta ka sa isang sulok. Ayan, sa sulok ng iyong room kasi baka naman, pag-isipan ka, napakatahimik mong tao, pero ang dal-dal-dal-dal mo, so makikinig yung mga kapitbahay mo, sag-iisa ka sa tahanan mo, pero ang ingay-ingay mo, mag-isa kang nagdadal-dal, so baka kakamalan kang baliw, di ba? Ayan, so, pero guys, ang tip ko dyan sa inyo guys, sa mga baguhan at nahihiya humarap sa camera, ito lang ang magandang gawin nyo guys, humarap kayo sa camera. I-video nyo yung sarili ninyo guys, at syempre kausapin nyo yung sarili ninyo. Darating ang oras na mahihiya kayo, kasi yun ang naging way ko kung bakit ako naging isang vlogger guys. And then hanggang sa nag-upload ako ng upload, kaya wala akong pakialaman, kahit tumatawa ako na parang baliw, kinakausap ko na mag-isa yung camera ko at nakaharap ako sa camera guys, pero ito na yun ako. So isang monetized channel na, kahit maiksi pa, small YouTuber, pero naging successful ako guys. So yun ang ginawa ko, nakinig ako sa mga nagbablog din kung paano maging way, dapat kong paraan na gawin para mawala yung hiya ko sa pagharap sa tao, kahit na kasi ikaw lang naman eh, ikaw lang naman yung nakakakita at nagkakausap sa iyo, sa sarili mo, nasa harap ka ng camera mo. And then syempre practicing mo yung sarili mo kung paano mag-introduce ng sarili mo, kung paano dalhin or paano i-deliver yung mga isasalita mo, kung paano ka magpakita ng kung personalidad mo guys. So yun, dapat yun guys ay practicing nyo na para huwag kayong mahihiya, kasi yun, dun kayo magsisimula at dun yung way na magiging maganda at or maging sikat kayo na balang araw, hindi man natin hinahangad, pero malay mo, ang panahon guys ay umiikot, kaya huwag kayong mag-stay sa isang sulok lang. So kailangan maging matagumpayan mo ang iyong pangarap, yung mithiin na mag-iisang vlogger ka. So mapagtagumpayan mo paunti-unti guys. So paunti-unti kang aakyat. So dapat ganun guys ang isipin ninyo, huwag muna yung equipment. So on, and then guys, huwag kayong mag-alala na sa mga, huwag kayong, kumbaga yung ingget, iwasan din natin yan. Kasi minsan guys, mayroon din kasing ibang tao na marami na ang ano dito, marami na yung tao doon, hindi na ako papasok kasi hindi na kailangan yung ano ko kasi marami ng views, marami ng viewer. Hindi ganun dapat. Kung sa simula pa lang isa subscriber ka na noon, viewers ka na noon, hanggang dulo, so nandun pa rin suporta mo para maging ano ka din sa kanila. Hanggang dulo, mula sa simula hanggang dulo, subscriber at viewers ka pa rin, so for support lang hanggang dulo guys. So magiging okay yun. So ayan. So, yun guys, sa mga baguhan pa lang na hindi nagpapakita sa mga upload at syempre hindi nagpapakita sa live, yun ang magandang tips ko sa inyo guys. Practicein nyo lang yung sarili nyo. Darating din yung oras. Huwag nyo pansinin yung ano, yung bang yung host naman dyan, yung walang buhay, nakakaano na yung ganito. Okay lang yan kasi napagdadaanan natin yan. Humarap ka na sa camera, pumunta ka sa social media guys. Naging YouTuber ka, nag-vlog ka, or nag-vlog ka na sa iyong channel. So, aksipin mo lahat ng ibabato ng tao sa'yo. Pero 100% guys, mas madami pa rin dyan ang magbibigay sa'yo ng magandang tips para gawin mo sa sarili mo. And then, syempre, marami pa rin dyan ang mag-i-encourage sa'yo na ituloy mo ang channel
channel mong nasimulan mo. So, huwag kang matakot kung ano man iba to. Huwag kang matakot kung may mag-stumps down dyan sa'yo. Okay lang yan. At least kahit pa paano, mayroon pa rin magmamahal dyan sa'yo. Ayan. Maraming maraming salamat guys. Napakahaba na nang itsinek ako sa inyo. So, ayan guys. Sa lahat ng mga baguhan, sa lahat ng mga YouTuber na kahit monetize na hindi pa rin nagpapakita dyan sa inyo mga YouTube channel, please naman, ayan, magpakita na kayo guys. Kasi mas okay yung nakikita tayo at nagkakakilanan lang kahit nasa social media lang. Doon tayo nagkakaroon ng magandang saktong usapan. Ayan guys. So, ayan guys, maraming maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aking YouTube channel, sa aking pagla-live. Maraming maraming salamat. And then, syempre guys,